Pag-usapan natin ngayon ang 10 dahilan bakit ka namamatay ng isda o bakit tayo namamatay ng isda. Pero bago ako mag-start, huwag nyo kalimutang pinutin ang subscribe button. I-click nyo na rin ang notification bells para updated kayo sa mga videos na gagawin ko. Ang nakikita kong number one na dahilan, minsan kasi nababasa ko sa mga comment sections, nakikita ko yung mga bumibili na sila ng isda, ito ang number one. Wala pa silang lalagyan o nakareding mga lalagyan na aquarium with filtration. Halimbawa, nagpunta sila sa pet shop, natuwa sila sa isda, ganyan bumili sila, wala pa silang maglalagyan. Pagdating sa bahay, ilalagay sa balde, ilalagay sa drum, ilalagay sa batya o sa paplanggana. Ang mangyayari, mamamatay yung isda kasi nga hindi enough yung tubig tsaka yung filtration na pinaglagyan ng isda. Ang nangyayari, patay, kinabukasan. Mamamaya wala pang piniling aerator o oxygen. Yan, ang number one na nakikita ko ay ang wala pa silang lalagyan pero nabili na sila ng isda. Ito guys, number two, ang kalimitan din nakikita ko yung nababasa ko ay yung new tank syndrome. Ibig sabihin, bumili ka ng isda, bumili ka ng aquarium, bumili ka ng filtration, nilagay mo dyan, sinet up mo, tapos bumili ka agad din ng isda na wala pang isang araw. Ang mangyayari niyan guys, dapat isa-cycle nyo muna siya at least 21 days. Mas mahaba, mas maganda, kasi kailangan may ma-develop na beneficial bacteria sa filtration. Makakatulong to para maiwasan natin mamatay ang ating mga isda kasi ang mga binipil sa bakterya, siya ang kumakain ng mga nade-develop na ammonia sa iyong aquarium. Yan guys. Number 3 ka dahilan kaya kalimitan talaga namamatay ang isda mo, yung pagbili mo pala meron na silang sakit. Yung fish condition nila ay hindi maganda. May sakit na sila nung binili mo. Makikita mo naman kung maganda ang kondisyon ng isda mo o healthy ba siya pagka doon sa aquarium na bibilan mo. Halimbawa, kapag active ang isda, yan, medyo okay-okay ang kondisyon. Pero tingnan mo maigay yung kanyang kaliskis pag naglalagas-lagas o kaya may mga puti-puti sa mga pins niya, check mo. Totally yan, meron niyang hindi magandang kondisyon o may sakit ang isda niya. Ngayon, pag nabili mo, pag dinala mo sa aquarium mo, nilagay mo sa aquarium mo, ang mangyayari, hindi mo alam na may sakit, mangyayari yan ay kinabukasan o mga ilang araw, mamamatay agad yung isda mo kasi nga may sakit siya na hindi mo alam. Ito, number 4, kalimitan na nangyayari dito, yung tamang pag-acclimate ng bagong bili mong isda. Halimbawa, bumili ka sa pet shop, tapos pag-uwi mo, ilalagay mo dapat muna sa tank na yung sa aquarium mo, yung plastic para yung temperature na tubig ng plastic tsaka temperature ng sa tank mo, magpapantay siya para hindi mabibigla ang isda. Yan ang kalimitang nangyayari sa mga isda kasi na nasasak sila sa tubig. Yung halimbawa, mainit na tubig tapos nilagay mo agad sila sa malabing na tubig, masasak sila. Ang mangyayari, magkakasakit ang isda mo. Hi guys, number 5, filtration. Dapat yung aquarium mo o yung pond mo, dapat meron siyang enough filtration para dun sa aquarium na yon. Kasi dun naninirahan ang mga binipil sa bacteria na kumakain sa mga na-develop na ammonia para hindi sila para hindi magkasakit ang isda mo sa ammonia. Kinakain ng mga binipil sa bacteria yung mga ammonia na yan. Tapos, kasi pagka na-develop yung ammonia dyan sa aquarium mo, ang mangyayari, malalason yung isda mo. Kaya dapat meron kang enough filtration. Tapos ang mahalaga din yung kung ano yung nakalagay. Dapat yan, meron ceramics ring, yung mga medias ng mga biofoam, mga Japanese mat, dapat yan kompleto guys. Para paninirahan yan ng mga binipil cell bacteria na nakakatulong sa iyong aquarium. Ito guys, number 6 ay ang pagwa-water change. Dapat magwa-water change ka at least sa isang linggo, dalawang beses, mga 20 to 30% lang. Huwag mo siyang bubuuhin ng 100% kasi masasak ang isda mo, mamamatay talaga yan. Yan, kasi ayaw nila ng laging bagong-bago ang tubig mo kahit na ang ipapalit mo ay age water o yung napasingaw muna ng mga 2 to 3 days. Dapat talaga mga 20 to 30% lang ang ipapalit mo dun sa aquarium tank mo na
at least mga 2 times a week yan. Ah, guys, number 7, yung overfeeding natin sa mga isda. Yan, siyempre natutuwa ka, ang tatahol ng mga isda mo. Hindi mo alam, busog na sila. Ngayon, ang mangyayari, mahihirapan sila i-digest yung kanilang kinain. Lalo pag malamig, may mga isda kasi na kapag malamig, nahihirapan silang i-digest yung pagkain nila. Yung isda kasi iba-iba mga temperature na kailangan nila eh. Mayroong mas mainit, mas maligam-gam na tubig, meron naman may malamig ang tubig nila, pero kalimitan talaga. Pagka medyo malamig ang tubig, medyo hindi sila natutunawan ng maigi, nahihirapan sila i-digest yung kanilang kinakain. Ngayon, pagka overfeed ka, halimbawa sa isang araw, mga 5-6 na beses ka nagpapakain, mangyayari dyan guys, busog na busog yung isda mo. Ang mga isda kasi kahit busog yan eh, kumakain pa rin eh. Lalo yung mga karpa. Ito guys, yung number 8. Ito yung kalimitan ko na nakikita. Yung paglalagay ng metal and blue sa ating mga tank. Kasi parang gandang-ganda sila, kulay blue daw yung kanilang tubig eh. Pero hindi yun maganda guys. Kasi ang metal and blue, nilalagay lang siya kapag may sakit ang iyong isda. Ang mangyayari, pagka naglagay ka ng metal and blue sa iyong tank, tapos naka-open yung filtration mo, papatayin niya yung beneficial bacteria sa tank mo. Kasi ang metal and blue, pumapatay lang mga parasites ng mga bacteria sa aquarium. Kaya ang metal and blue guys, ang ginagamit lang siya pag may sakit ang isda. Kasi marami naman sa YouTube na nagtuturo din ng mga kung ano mga ginagamit na gamot. Halimbawa sa mga koi, sa mga goldfish. Halimbawa kung may mga kuto sila. Ang ginagamit ko pala guys sa mga kuto ng isda, yung Romac 1. Yan, 100% guys. Effective yan ng Romac 1 na yan. Tapos ang Romac 2 naman sa mga parasites naman yung microparasites naman yung Romac 2. Try nyo yan guys, napaka-effective niya lalo sa mga kuto yung Romac 1. So guys, number 9, ang pag-quarantine naman sa bagong bili mong isda. Dapat ka, halimbawa bibili ka ng isda, huwag mo siyang isahalo agad sa luma mong isda kasi hindi mo alam yung binili mo ay may sakit o wala. Kaya dapat ang pag-quarantine mo, magagawa ka ng ibang lalagyan o ibang tank, at least mga 21 days mong i-quarantine para makita mo kung mayroon ba siyang sakit na dala o wala. Makikita mo naman niya kung ano eh, kung wala silang sakit talaga eh. Mga active na active silang lumangoy, kumain, malakas kumain. Pero kalimitan talaga, kapag 2 to 3 weeks lumalabas yan ang sakit niya. Kaya at least dapat mas mahabang quarantine period para mas safe sa ating mga ilalagay mo dun sa luma mong mga isda para at least hindi mahawa yung mga isda mong luma kung may sakit mang dala yung mga bago mong binili. Ito guys, number 10, ito yung kalimitan talaga ang kinamamatay ng isda, ang stress. Kasi kapag na-stress ang isda mo, parang tao din yan, kapag na-stress, prone sila sa lahat ng sakit. Ngayon, pag na-stress ang isda mo, ganun din, ma-stress sila, magkakaroon sila ng mga sakit. Kaya dapat ang isda mo, huwag mo masyadong gagalawin. Halimbawa, lagi kang araw-araw ka nagwa-water change, tapos 100% pa. May isda, ang isda mo guys, ma-stress yan. Tapos magkakaroon nila mga sakit, tapos eventually mamamatay sila. Kasi number one na kalaban ng mga isda ay stress. Yan guys, ang 10 dahilan, senior ko sa inyo ay ang 10 dahilan kung bakit tayo namamatay ng isda. Actually, nangyari lahat sa akin yung mga yan. Siguro matagal na bago nung nag-uumpisa pa lang ako. Kaya lahat yan na-experience ko. Search muna kayo kung ano bang gusto yung isdang aalagaan, kung ano bang water condition ang kailangan nila. Para at least handa kayo kung ano man yung mga mangyayari sa mga isda, kung anong gamot ang kailangan gawin para kung halimbawa magkasakit ang isda mo.